Sangala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, at ang biyaya ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Tayo nilikha ng Ama sa Kanyang pag-ibig, pumarito sa ating mundo, ang Ama upang bumabawi mula sa pagkakasala ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpatuloy ng Espiritu Santo ang sinimulan ng anak na sa kanyang simbahan at sa kasaysayan hanggang sa muling pagbalik ni Jesucristo sa kadakilaan. Sa mga pagkataong nabigo tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mahalin ang mga ating kapwa, hingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, nag-uumapaw ang iyong habag at kabutihan para sa makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ang aming tagapagligtas kung saan sa pamamagitan mo ay na makakaharap namin ang Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, sa pamamagitan mo, pinagkaloob ng Ama ang Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ibinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan. At aming sambahin lubusan ang iyong isang pagka-Diyos na mahal na makapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapuyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Naligluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang pinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahi ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhati ang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapatan.
kalangitan, karapat dapat kaawitan at dakilain mapakailanman. Purihin at ipagdamal ang Diyos mapakailanman. Purihin at ipagdamal ang Diyos mapakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway, sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong banal noon, ngayon, kailanpaman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabagat sinugo ng Diyos sa kanyang anak, hindi upang hatulang maparusa ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusa ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulang ng maparusa ng hindi nanampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. So ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Holy Trinity. Dakilang Santatlo. So, translated sa Tagalog, Santatlo. Iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya po maalala ninyo, ngayon ay Trinity Sunday, Last Sunday, Ascension Sunday, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang Pentecost, ang pagpapahaba ng Espiritu Santo, at yung pag-akyat ni Jesus sa langit, ang Ascension. So, magkasunod-sunod. At bahagi po, kung inyong maalala, noong Ebanghelyo na ginamit natin ng Ascension, Matthew 28, anong sabi? Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. At isa rito yung una, binyagan ninyo sila sa ala ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano? Hindi pwedeng Ama lamang. Hindi pwedeng Anak lamang. Hindi pwedeng Espiritu Santo lamang. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano? At bahagi yun na kung saan sa paniniwala natin na may isang Diyos na may tatlong persona, no, ay tumutukoy po ito higit sa lahat sa alin. Tungkol mo sa turo ng pagkakaisa. No? Yan rin po yung ating tema ngayong taon na ito, Year of the Parish Unit. Communion of Communities. Communion of Communities. Union of Communities. Pagkakaisa. Kinakailangan natin ng pagkakaisa. Sa usapin po ng pagkakaisa, ay may dalawang, kung tawagin po natin, pagkilos. Sapagkat lahat naman gusto magkaisa. Sa gitna ng ating pagkakaiba. Kailang yung kuyin ng komisyon ng problema, paano tayo magkakaisa? Ay tayo ay magkakaiba. May dalawa akong nais sa tumugon yan. Yung una ay rin, unity in uniformity. Magkakaisa tayo pero lahat-lahat pare-pareho. Lahat pare-pareho ang damit. May uniform. Kapag hindi ka nakaputing damit, hindi ka kasama, hindi ka kaisa. Unity in uniformity. Kinakailangan kung anong mayroon ng isa, ang lahat ay mayroon. Kung ang isa ay wala, dapat lahat ay wala. So yun ang unity in uniformity. Kung anong mayroon ka lamang, kasi yun ang mayroon ng lahat. Hindi ka pwedeng maiba. No? And the classic example of unity in uniformity, alin? Communism. No? On its purest form. Kaya lang medyo ngayon, nagbabago na. No? Nagbabago na. Pero yung pangalawang bahagi ng pagkakaisa ay alin? Unity in diversity. Magkakaisa tayo na hindi sinisira ang individuality ng bawat isa, ng bawat kasapi. Ano? Hindi nangulugan na lahat ay pare-pareho tayo ng uniform. Ano? Hindi ko aalisin yung mga bagay na sa'yo. Ano? Kasi ka pa sa unity o uniformity, ano? Ay noong una, lalong-lalo na yung unang pagsibol ng communism, walang professionals. Walang professionals kasi they discourage. No? Yung magkakaiba eh. Iba yung profession mo. No? Dapat lahat meron, pare-pareho. No? Sa unity and diversity, hindi alisin ang pagkakaiba mo. No? Pero kinakailangan magtumukoy tayo kung ano yung ating pwedeng pagsamahan. Tayo nagkakaisa without destroying one's individuality. Kasi bakit? Kasi tayo ay magtutulungan. Ngayon, paano papasok ang Holy Trinity sa unity? At lalong-lalo na sa unity in diversity. No? Kasi yung unity of the Holy Trinity is not unity in uniformity. It is unity in diversity. No? Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu Santo, pero isa Diyos lamang. No? Bahagi yun ang pagtugon na kung saan ay makita. Paano natin ito makakamit? So, hayaan nyo na ito ay mabigyan natin sa tatlo ring pamamaraan. Trinitarian din. Ano ito? Sa pamagitan ng karunungan ng Ama, kababaan ng Anak,
at ang pagpapasensya ng Espiritu Santo. The wisdom of the Father, the humility of the Son, and the patience of the Holy Spirit. Bahagi yun ang maging daan na makita po natin na nawa matutunan natin na pwede tayong magkaisa. Magkaisa saan? Sa loob ng pamilya. Magkaisa sa loob ng bawat barangay ng ating parokya. Kaya ang tawag ay communion of communities. Kasi yung communion of communities, may kanya-kanya tayong komunidad. May komunidad ang Adelina 1A, may komunidad ang Adelina 1, may komunidad ang Adelina 1B, may komunidad ang Carmen Homes, ang Fiesta Homes, ang Holiday Homes. Kanya-kanyang community yun eh, no? Ang kumisa, makita po natin na rin, ganoon din sa mga ministry o organization, katulad halimbawa na lectors and commentators, ang trabaho niya na yung maging lektor, yung lay ministers of Holy Communion, o yung apostolado ng panalangin, no? Mayroon silang, pero ano, pwede magkaisa, no? Pagamang iba-iba yung trabaho, no? So ito yung maging tugon natin na paanyayan ay pinapahayag na ipinapamanhig sa atin sa pamamagitan ng banal na sangkatlo. Ang karunungan ng Ama, ang kababaan ng Anak, at ang pagkapasensya ng Espiritu Santo. Karunungan ng Ama. Alam po natin ang Diyos Ama ay all-knowing. Lahat ay alam niya. Ano? Walang hindi alam ang Diyos. Kahit pa yung hindi pa natin nalalaman, alam na ng Diyos. Pero what is the knowledge of the Father? What is the wisdom of the Father? Maliwanag na ipinamanin ko ito mula sa unang pagbasa sa narinig mo natin sa aklat ng Exodo na kung saan ang sabi ni Moises Ellen ang maawain at mapagmahal na Diyos. Kasi nakita ko nung ni Moises nalit. Kasi ito yung pangalawang pagdadala ni Moises ng tablets. Yung dalawang tablets of the Ten Commandments. Kasi yung unang pagdala niya ng tablets of the Ten Commandments ay nakita ni Moises nalit. Yung mga Israelita ay nagsamba na kagad ng Diyos-Diyosan. Ilang araw lamang na nawala si Moises. Kaya, anong sabi ni Moises? Mapagmahal at maawaing Diyos. At kami, nananalig na kami ay sasamahan mo kahit na sa katigasan ng ulo ng iyong bayang pinili. Ano? At ito ay higit na binigyan ng pansin sa ating Ebanghelyo. The wisdom of the Father is the wisdom of the supremacy of love. Ano? Yun ang higit na karunungan ng Diyos Ama. Ang panguna ng pag-ibig. Kaya nga, yung famous John 3:16, sa lubang pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang mugtong na anak para sa kaligtasan ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkamit ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Yun ang dakilang karunungan ng Diyos. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Kaya ano yung hangon na ipinapamanig ng buong may kapal para sa bawat isa sa atin? Ha? Katulad din po na ipinayag sa ikalawang pagbasa. Ano? Greet one another with the kiss of love. Ha? Halik ng kapayapaan at pag-ibig.
Yun po yung sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto. Bahagi na kung saan ay makita natin na, kaya kakalimit ang katanungan ay, ano mang programa na nais nating ilatag, ano man yung ating ipapasya sa buhay na ito, ano man yung plano natin sa ating buhay o sa lipunan ng ginagalawan natin sa pamilya, sa barangay, sa simbahan, alin? Dapat alin? Nasaan dyan yung pag-ibig? May pag-ibig ba dyan? Kasi baka napakaganda na ng programa. Baka ang hinahanap ay pera. Yun ang kalimitang hinahanap eh. Pera. Ang sabi ng Diyos alin? Pag-ibig. Yun ang karunungan ng Diyos. Kaya bahagi yun kung saan, patuloy ko kong pinamamanig sa inyo, yung paanyaya ni Pope Francis, yung Evangelium Gaudium, the joy of the gospel. Bakit yung kadalakan ng Ebanghelyo? Kasi bakit? Kasi the gospel speaks about, walang iba kundi alin, ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang dakilang karunungan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay may pag-ibig, madali magkaisa. Kung hindi man maging madali, hindi imposible na hindi magkaisa kahit nasa gitna ng malaking pagkakaiba. Bakit? Doon pa lamang magsimula sa alin sa pag-ibig. Kasi yan ang pinaka-longing ng tao, ang umibig at ang ibigin. Kaya napakalaga po ang pagsausapin ng pagkakaisa. Nasaan dyan yung pag-ibig? Ang pag-ibig ng Ama. Pangalawa, sausapin ng pagkakaisa sa gitna ng ating pagkakaiba. Ang hamon ay pinapamanig kay Alin na makita natin ang kababaan ng anak ng ating Panginoong Jesucristo. No? The humility of the Son. Ano ba yung humility? Nakita natin kasi bakit? Ang Diyos ay naging tao. No? Diyos na yun. Naging tao na yun. Bakit? Kasi kapag pinag-usapan natin ang unity, no? Kahit na Diyos yan, ibig sabihin, alam niya lahat. No? Pero nais niyang ituro sa ating mga tao natin. There is truth that can be found in human nature. Paano mo maintindihan yun? Kinakailangan mo magkaroon ka ng kababaan ng kalooban. Kasi kapag pinag-usapan natin ang unity, magkakaroon lamang tayo ng pagkakaisa kalin. May maganda rin pala doon sa kabila. Hindi lang pala akin yung maganda. Kaya pwede tayong magkaisa. Kasi if you cannot find any goodness in the other part, bakit pa tayo magkaisa? Pangit yung sayo. Akin lang ang maganda. Hindi tayo pwede magkaisa kasi bakit? Pangit yung sayo eh. Paano makikita yung kabutihan ng kabila? If only we have the humble heart. At alam niyo, isa sa mga bahagi yung itinuturo sa atin, isang halimbawa na lamang po, ano, ay ang ating patron ni si San Martin de Porres. Ano yung kanyang itinuro na makita po natin sa usapin ng humility? Maalit, pwede palang maging banal sa pamamagitan ng pagwawalis. May kabanalan pala sa pagwawalis ng kumbento. May kabanalan pala sa paghuhugas ng pinggan. May kabanalan pala sa pangalaga sa mga may sakit. Pero kahit na doon,
Sa pag-awalis ng kumbento, nandun yung kabanalan. Yun yung isa sa ipinapakita ng kababaan ng kalooban ni San Martin de Porres. At yun ay makita po natin. Makita po natin na ang isang katotohanan, kapag po nakita natin yung pagkakaisa that we can find goodness in one another is only through the eyes of a humble heart. Makikita lang natin ang kabutihan ng bawat isa sa pamagitan ng mata ng kababaan ng kalooban. At doon magsisimula tayo ng pagkakaisa sa gitna ng marami nating pagkakaiba. Kasi bakit? May makukuha ka sa akin, may makukuha rin ako sa iyo. Or, brother, that is more altruistic. Mayroon akong maibibigay sa iyo at mayroon kang maibibigay sa akin. Pangatlo, bahagi yun na kung saan ay makita po natin yung pagkakaisa sa gitna ng ating pagkakaiba ay patience of the Holy Spirit, ang pagpapasensya ng Espiritu Santo. No? Alam nyo, makabagong panahon, ito ay kung tawagin natin ay yung postmodern world. Yung panahon ng computers, computer age, ay ito yung panahon na kung saan ay everything could be through an instant. Kahit mga kumisan, through the click of the computer. We can create and we can destroy simply by one click. Pwede tayong bumuo o magwasak sa pamagitan lamang ng isang pindot. Ito yung makabagong panahon natin. Pero kapag pinag-usapan natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba, kinakailangan natin ng pagpapasensya. Mahabang pagpapasensya. Kinakailangan natin ang mahabang pagpapasensya. At ang makita po natin na ang ating pananalig na ginagabayan ng Espiritu Santo. Kasi anong sabi nga ho? Huwag niyong maalala noong Ascension, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them of everything that I have taught you. At pangatlo rin, I will be with you till the end of time. Ano? Biro mo yun? Handang maghintay ang Diyos hanggang sa huling sandali, hanggang sa huling panahon. God can wait in eternity. Ano? At yun ay pinakita niya sa pamagitan ng pagdadala niya ng Espiritu Santo. Nalin, kaya niya maghintay, kaya niya binigyan tayo ng gabay ng Espiritu Santo. Ano? Walang deadline until the end of time. Sa patuloy na katigasan ng ulo ng sangkatauhan. Kinakailangan mo natin ngayon ng mas mahabang pagkapasensya. Anong gusto ngayon ng panahon? Hindi, patayin na lang lahat yan. No? Pinatatagal pa yan. Hindi. No? Kinakailangan ng pagpapasensya. No? Alam niyo, ngayong panahon na ito, sabi nga po natin, no, ay ang panahon na nakita rin natin anong kalimit ng sakit ngayon. Tension. Tension. Marami na yung tensionado. Marami na yung kalimitan ng sakit ngayon ay gawa ng tension. Bakit? We lost the sense of patience. Nawala na ang ating pagpapasensya. Gusto natin agad-agaran. Hindi. Even salvation can wait.
Alam niyo, isang magandang halimbawa na kalimitan kong binibigay rito, Ellen, yung panalangin ni Santa Monica, sa kanyang anak na si San Agustin. Nakikilala natin si San Agustin as a great man of God. Pero si Santa Monica, naghintay ng 37 years para magbalik loob si San Agustin sa Diyos. Makita po natin. At kahit na po yung ating Diyos ay patuloy na ipinahayag, makita po natin, alin, sa lumang tipan, the history of the Israelites, makita po natin, for centuries, for thousands of years, for 3,000 of years, bago pa dumating ang Mesiyas, bilang mo yun, 3,000 years before bago pa dumating yung Mesiyas, at ngayon, patuloy na ipinapahayag sa atin at ipinadadala sa atin ang Espiritu Santo. 2,000 years. At hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo ng tao. Pero yun, pasensya. Pasensya. Sabi nga ngayon, Father, anong may tuturo ninyo para mamaba ang aking pasensya? Simple lang ako. Ito rin po yung aking itinuturo dun sa mga gustong makaalis sa paninigarilyo. Kasi ako po ay dati rin naninigarilyo. You inhale and you exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kapag kayo ay nabuburido, kasi yung sinasabi ng komisyon kasi, ako yung dati rin naninigarilyo eh, no? Kasi gusto ko, para ma-relax ako, gusto ko naninigarilyo. What is paninigarilyo? It is not the, hindi po yung amoy o hindi kaya yung flavor ng sigarilyo, no? It is the inhaling and the exhaling, no? Kasi umiitid ka eh. Tapos ibubuga mo. Hindi po yung ano, hindi po yung kinakailangan natin. Kapag po kayo naghahanap tayo para humaba ang ating pagkapasensya, we inhale and we exhale. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Makita po natin hanggang sa magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Makita nyo, magkakaroon kayo ng pagkakalma. That is my suggestion. Hindi naman po yan prescription. Suggestion lang yan. Kasi yan po nakita ko epektibo sa aking pagkilos kapag pinag-usapan po natin ay ang pagpapasensya. Inhale and exhale. Sabi ko rin ako doon sa mga gustong tumigil sa paninigarilyo, ay kung kayo ay nakasubok, ay, yun, pwede niyong gamitin yun. Ako kasi noong una, gumamit pa ako ng e-cigarette. For one month. Pero yung ginamit kong e-cigarette ay yung dalawang baterya. Kasi kapag isa lang baterya yung e-cigarette mo, madaling maubos yun, ay ang tendency mo, kapag wala ka ng i-inhale at wala ka ng i-exhale, ay magsisindi ka ng sigarilyo. But anyway, yun pa rin yung principle. Inhale and exhale. Wala nga lang lasa. Pero, it can provide you the peace of mind. Kapanatagan ng kalooban. At makita nyo po, baka tutulong sa ating pagkapapasensya. So ito po tatlong ito. Ang karunungan ng Ama na makikita natin sa pagkapahalaga ng pag-ibig. Kaya, ang hamon ng pinapahayag sa ating po, may kapalialin. Hanapin natin, may pag-ibig ba dyan? Pangalawa, the humility of the Son, ang kababahan ng kalooban ng anak.
Kaya bahagi na makita ko natin alin, ha? Sa pamagitan lamang ng kawabaan ng kaloob, makikita natin na there is truth not only to be found sa atin, ngunit sa iba. Pangatlo, the patience of the Holy Spirit, no? Na magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan ng kalooban. At isa yung pamamaraan na pwede makatulong. Inhale and exhale, exercise. Ito'y talangin natin sa harapan ng buong magkapala, no? Na tunay na makamit natin ang pagkakaisa at magkaisa tayo sa banal na santatlo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa magmakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao at siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanarok sa pinaroonan ng mga yumao, nang may katumaro na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ko sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa kabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa bala ng simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ay dinudulot ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Jesus ang siyang maging puno ng ating buhay. Iayad natin ang ating papuri at kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon, dinggin.